So hello mga Iskonians, kamusta po kayo? Meron po tayong very special guest po ngayon. Of course, he was the former mayor of Taguig. Isa sa mga talagang very supportive na sumama kay Yorme Isko. At ngayon po, siya po ay nagbabalik sa showbiz. Si Direk Lino Cayetano. Kamusta po, Direk? Mabuti. Hello Mark, sa mga Iskonians, sa mga kaibigan kong nagmamahal at sumuporta, patuloy na sumusuporta kay Yorme. Magandang gabi po sa inyo lahat. Direk, kasi na-post ko nung a few weeks ago yung pakikita nyo ni Yorme Isko. And nakita ko masaya kayo, get together. So ano yung mga napag-usapan nyo noon, napagkwentuhan nyo noon, and kamusta naman si Yorme? Mabuti. Isang bagay na isang rason kung bakit mahal ko si Yorme, no? Labas sa pagiging isang napakagaling na leader, mabilis kumilos, matapang, napakatotoo niyang tao. So yung pinag-usapan namin, hindi politika, no? Pamilya, kamusta yung mga anak ko, kamusta yung my wife feel, yung asawa niya, yung pamilya niya, kamusta yung buhay niya ngayon, anong ginagawa niya ngayon. So we, parang reconnected as friends. And then syempre, napunta rin ulit sa kahit papano yung kwentuhan, no, about governance, about leadership. And maniwalat kang katindi, no, bagamat dalawa kaming mayor ng napakalaking mga syudad, pangalawa sa pinakamayaman ng Maynila, pang-apat ng Taguig, pag nagkwakwentuhan kami, lagi pa rin ako minsan natutunganga, no, dahil dami kong natututunan kay Yorme, no. Talagang napakalawak nung karanasan niya at sabi nga namin, no, iba yung mayor ng Maynila. Ibang klaseng skill set ang dapat meron ka. So we always listen to him and we listen to each other. At ang sarap lagi ng since that night, no, nagkita ulit kami. And hopefully mas magiging regular yung pagkikita ho namin. Kasi ikaw Direk, nagbalik showbiz. Ito, nasa set kami ngayon, guys. O si Yorme, lumalabas-labas na din sa TV. O parang pareho talaga kayo ng sa public service. O. Maraming may hindi alam na in 2003-2004, nagsama na kami ni Yorme. No? Yeah. Pag i-YouTube nyo, yung Anghel na Walang Langit. Okay. Ang role niya doon, isa siyang pare na nagkup-kup ng mga batang lansangan. Napakaganda nung role niya. 20 years ago yun. So we were both in our 20s. Noon pa man, Yorme was a working student, nagtatrabaho bilang artista, pero nag-aaral at nagsaserve ng bilang isang counselor. Ito na yung pinag-uusapan namin, eh, no? Kaya alam mo, pag nasa showbiz minsan, hindi naman ibig sabihin nalilihis yung mga bagay na importante sa iyo. Sabi nga nila, iba lang ang plataforma, pero pareho yung mga bagay na importante sa atin. So iba lang yung pamamaraan ng pagkukwento, ng pagtutulong. Tulad mo, Mark, may iba't ibang mga platforma ka sa sports, sa showbiz, sa politika. Pero 'di ba, sa isang banda pareho yung advokasya mo. So ganun din sa amin sa showbiz, sinusubukan namin ay mga kwentong gusto namin kwento ay makabuluhan, saka may matututo o may mga tanong na pwede tayong itanong. So exciting rin, no? First love namin parehong showbiz at kahit paano bumabalik kami ngayon. Yung tatanong ko, Direk, ano ba pinagkakabalahan mo ngayon? Kasi syempre, of course, nakita natin si Direk when he was mayor of Taguig. Talagang during the pandemic, hardest time talaga to be a mayor, pero he did really well din. Ngayon naman, ano pinagkakabalahan mo ngayon, Direk? Curious yung mga tao, eh. Nung director ako, Mark, mga 15 years ako sa ABS-CBN gumagawa ng telenovela. Nung nagsimula ho akong mag-produce, yung una namin ginawa yung Bagman. So nasa Netflix ho yun, nanalo ng International Academy Award si Arjo Ataide. So kung may time kayo, search niyo ho yung Bagman sa Netflix. Yun ho, tungkol sa corruption ng individual. Dahil marami ho sa atin dito, pa nagkukwentuhan, sinisisi lagi natin yung nasa taas natin. Sisi natin yung gobyerno, yung corrupt naman na privado, pero hindi natin tinatanong sa sarili natin ano yung maliliit na bagay sa buhay natin kung saan nagsisimula yung pagkukompromiso. So ngayon, meron ho tayong pelikula sa Metro Manila Film Fest. Wow. Same director as Bagman, si Direk Shugo Praico. Kasama ko si Direk Philip King. Kami rin ho yung nag-produce. Tungkol din sa corruption na isang individual. Ito naman isang sugar baby, si Heaven Peralejo, na na-in love sa isang police, si Ian Veneracion. Tapos yung tanong na gusto namin doon na
itanong at namnamin ng mga manunood ay hanggang saan ba tayo handa magmahal? At ano bang pwede o gusto nating ikompromiso? So yun yung pinagkakaabalahan ko ngayon, yung mga pelikula. At ngayon nga, pumirma ho kami sa Viva. So marami ring mga kwento. At sa katunayan na eto, gusto ko makipagkwentuhan sa iyo at kumonsulta ng konti kasi napakaganda ng mundong ginagalawan mo. Yung plataforma mo sa showbiz, sa entertainment, sa sports, sa pagva-vlog. Interesting na tahakin din yung mga topics na yun, mga kwentong yun. So with Viva, also expect na marami kaming gagawin with them. This is with Rain. With Rain Entertainment. So yun, abangan nyo guys. Sa Film Fest, may movie si sila Direk Lino. At sa Viva, ayun, abangan nyo din yun kasi mukhang maraming projects na gagawin with Viva. At baka malay nyo, kay Direk Lino matupad yung aking pangarap na lumabas sa isang movie sa Viva Max. Yun. Ngayon pa lang, may offer na. Tingnan nyo, nagparinig lang ako, may offer na kaagad. Ngayon pa lang. So, thank you very much, Direk Lino. Thank you, Mark. Such a pleasure to, thank you sa pag-imbita sa akin. Thank you for visiting us on the set. You're always, always welcome. At kahit anong mangyari sa buhay, no, yung mga nakasama natin dun sa laban natin na pangarap natin magkaroon ng isang pangulong Isko Moreno at hindi man natupad ngayon, yung mga experience natin, yung mga nakasama natin nung panahon na yun, never ko makakalimutan. It will always be a special time and period in my life. Thank you very much, Direk Lino. So guys, yun po muna. Thank you very much po. Dito kami ngayon sa set nila Direk. And for sure, you'll see a lot more itong mga projects na gagawin dito sa channel natin. Okay guys, bye-bye po. God first. Bye-bye.